Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Ayan po mga kabulgar, kakatapos na po ng misa dito sa Quiapo Church. Kasalukuyan ang dadagsaan ng maraming tao, hindi na po kami makapasok sa loob. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sampung taon na, mahigit. Sampung taon na. Gaano po kahirap yung mga dinanas nyo sa sampung taon na yun? Napakahirap. So, may naranasan nyo na po bang manakawan or masugatan? Awa naman ang Diyos, hindi naman. Wala naman po. So, hindi na po kayo gadala na ibang gamit, kundi puting panyo lang po. Sarili ko lang. So, sa paggamit nyo po ng puting panyo, napupunas nyo naman po sa Nazareno. Apo. Wala pong di nyo po naranasan na parang fail po kayo kasi hindi nyo po napunas yung puting panyo doon sa Nazareno. Parang masama ang pakiramdam ko pag hindi ko napunas. Ah, parang mabigat po sa pakiramdam ninyo. So ano po yung mga pinaniniwalaan nyo po doon sa pananampalataya po sa isting sa Nazareno? Sa puso mo lang at na answer prayer naman ako. Tulad naman pagsubok ko noong nakalang taon. Ilang taon ako mayroon pagsubok na mabigat na ako tumitikot sa kanya. Saka yung blessing sa pamilya ko. Yung kalusugan namin. Asa yun lang din po yung mga hiling niyo po? Oo, yun lang. Wala kalusugan. Maging maayos ang aming pang-araw-araw namin pamumuhay sa aking trabaho. Bilang public servant. Okay. Huwag lang naman ang tumatukso sa mga, alam mo na, pag sinabing public servant, di ba? Nasa kanya lang ang aking pananampalataya. Bakit po kayo naniniwala sa itim ng Nazareno? Kasi meron kasing mga, syempre may mga personal na kahilingan na katulad ko sa akin, sa personal na kahilingan, meron akong pampamilyang kahilingan na nabibigay naman niya ng katuparan. Dalawa doon is natupad. Right. So gano'n po kahirap yung mga dinanas niyo po sa niniwala po doon sa itim ng Nazareno? Kasi syempre, taon-taon yearly talagang inaabangan namin, disperas pa lang, nandito na ako. Tapos hanggang sa, pagdating ng Nazareno, kailangan nandito talaga. Yan talaga yun. So ngayon po ate, napansin po namin na nagbebenta po kayo ng sampagita. So, yearly to. Ah, yearly po. So taon-taon na po, parang sinasabay niyo. Una kasi, nagsimba lang ako naman ate, para simba lang, ganun. Since napuhay ko, kaya ginawa ko na, kaya every year na yun. Sinabay niyo na po sa pananampalataya? Sa napuhay. So, ilang taon na po kayong namamanata? 25 years na ako nag-ganito, panata. So, bakit po kayo naniniwala sa itim na Nazareno? Dahil lahat na hiniling ko, natupad naman sa kanya. Simula nung bata pa ako hanggang na, ngayon, nasa abroad na siya. So, ano po yung mga hiling po ninyo na natupad at gusto niyo mo pong matupad? Yung sa hiling ko na natupad, lahat na hambaw, total na nakapagtapos ang anak ko sa college, nakapagtapos siya, tapos ngayon nasa abroad na siya, maigi ng buhay naman niya. Kaya okay na sa akin na naniniwala ko sa kanya sa Black Nazareno. At yung gusto kong matupad na sana, habang nabubuhay ako, hindi ako titigil sa kanya, sa pananampalataya ko sa kanya. So, doon po sa ilang taon po ninyong pamamanata, ano po yung mga naranasan po ninyo?
naranasa po kayong ma-hold up, masugata, or may pinayan. Muntik na ako ma-accidente nung bumabatak ako dati ng tali, hanggang sa tumigil ako. Ah, so may medic naman po dumating or nag-asikaso po sa inyo nun? Bali, ako rin mismo, hindi na ako mingin ng saklolo. Ay, ikaw na po parang, ikaw na po mismo yung gumawa ng paraan para tumigil po kayo. So, tapos nung ano nun, tumigil ako nun, bunili ko na lang si Black Nasa rin, siya na lang ginagalaw kada year. Ay, ano naman, tapos pinapabilis yun na lang din po yan. Araw po yung kada taon. So, sir, ilang taon na po kayong namamana? 74. Siguro mga 55. 55 years na po kayong namamanata. Oh. So, sa ano po yung mga kahilingan po ninyo na natupad? Marami. Tulad po ng mga? Health po. Kalusugan niyo. So, ito sa family po, wala pong involved sa family? Pamilya po. Naging maayos ang buhay nila. Ano po yung gano'n po kahirap yung mga pinagdaanan po ninyo sa pagiging namamanata? Noong araw, hindi ko punta ngayon. Ngayon, mas na ako ng kabulo. Noong araw, ayos yung sistema ko. Hindi. Hindi, lalo naging magulo. So ngayon po, sir, nakapagpunas na po kayo sa Team na Nazareno? Madalas. Ngayon, hindi pa kasi magulo nga. Ah, magulo po. So ano po yung pakaramdam po ninyo na pag hindi po kayo nakapagpunas po sa Team na Nazareno? Ngayon, alam ko, hindi naman magiging masyadong pangit eh. Kasi, matanda na ako, hindi ko na kaya. Sa replika, doon ako nakakapagpunas. So, pag napagpunas po kayo doon sa itinan na zero niyo po sa puting pan? Tinatago ko, hindi ko siya nilalaban. Pag kami sakit ako, nararamdaman, ipinupunas ko lang sa katawan ko. Ilang taon na po kayong namamanan? 4 years pa lang. So, doon po sa 4 years, ano po yung mga kahilingan po ninyo? Natupad at gusto ko blessing sa pamilya ko, tapos pag may mga sakit sila, gumagaling. Ayun po yun. So ano po yung tabi, ano po yung mga dinanas po ninyo sa pagiging naman sa prosesyon po, sa mga pinagdaanan niyo po sa Team na Nazareno? Maraming tao, minsan na-accidente po ba kayo? Hindi naman po. Medyo nahilo lang po sa sobrang dami. Lang po. Ano po yung mga dala po ninyo para po pangontra po doon sa mga sa dinaranas niyo pong hit. Meron po ba kayong VIX or something na? Meron po, VIX. Okay, meron dala naman po kayo. So, may nagpagpupunas din po ba kayo dun sa itinan na rin, no? So, ano po ba yung pakiramdam po ninyo kapag po nakapagpunas po kayo dun sa itinan? Masarap, mag-aano pakiramdam. Mag-aano po yung... Ano po yung... Then, we have 40 patients. And we have 13 years old ang pinaka-youngest. And 65 years old ang pinaka-matanda. Ang usually, ang aming mga pasyente is minor injuries, like open wounds, hyperventilate, meron din kami puncture, meron kami mga sprain, then we have muscular, muscular skeleton stuff na minsan may stomach pain din. Usually, ganyan mga ano namin, mga pasyente. So, i-compare po last year, sana po yung mas marami, ngayon po yung last year po na as of now, hindi pa kami makapag-predict kung galing ng marami kasi ang senior is wala pa sa area namin. Pero last year, we have 100 plus na pasyente, including yung meron kaming nahimatay, ganon. Right now, we cannot predict kung ilan yung magiging pasyente. Depende yun kung anong takbo at anong slow ng tao. Kasi once nagkaroon ng stampede yan, mas marami ang pasyente. We usually have patient na hinihimatay coming from dun sa Andas, mostly dun sa area ng Andas ni Senyor. But right now, we cannot predict kasi wala pa ang Senyor sa Arlegui. Nasa Arlegui siya right now. Wala pa siya dito sa part ng area namin. Kasi ang segment namin, segment 11, nag-start from dito sa Medico ng San Sebastian Church. Maglingkod niya Gonzalo, pagpasa niya dito, dun sa time dun na area namin. Pero right now, ang pasyente pa lang namin is 40 patient. Sa ngayon po? So, kukunti pa lang po talaga? Kukunti pa lang, pero nandun pa lang siya sa Arlegui. Na like, pag dumating siya dito, yun ang buto ng pasok. Doon lang po yes, talaga. Yes, that's a crucial period. Sure. Lahat po kayo full alert po kasi yes, kanina pa nga, kagabi pa kami full alert kasi we are here na
ng nag-set up kami ng 8 p.m. in the evening. Ganun ang ano namin. Hanggang hindi pumapasok ang senior sa simbahan, hindi kami pwede mag-pull out. So hanggang ngayon po, hindi pa rin po kayo nagpapahinga? Ano to? Alternate kami yan. Ah, hati po. Ate, we make it a point na yung some ng member namin is mag-schedule kami, shifting ang ginagawa namin. Merong portion na merong ano, merong nagpapahinga, may gising, may nagpapahinga, gising. Parang palitan lang. Para ma-accommodate namin yung pasyente. Pero sa ngayon po wala naman po pasyente? Wala pa. Si Kuya pa lang namin, mga wood lang. Mga minor injuries lang.